Alam nating lahat na pag sinabing katipunero, matitikas, matatapang at literal na kaya kang ipaglaban. Simbolo ng tunay na lalaking Pilipino. Ganyan natin kung tignan ang mga miyembro ng KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan, mga anak ng bayan. Pero totoo ba na may baklang katipunero? Sino nga ba siya? Kung gusto mong malaman ang istorya, tuloy mo lang ang pananood sa bidyong ito. Ang KKK ay isang sikretong samahan ng mga Pilipinong revolusyonaryo laban sa mga Kastila. Natatag ito noong Enero taong 1892 na may layuning magkaroon ng kalayaan ang Pilipinas sa bansang Espanya. Pinamumunuan ito ng tinatawag nilang Supremo na mas kilala natin bilang si Andres Bonifacio. Ang mga katipunero ang lumaban sa mga Kastila upang makamit natin ang kalayaan na sa mahabang panahon ay pinagkait sa atin ng Espanya. Ang KKK ay handang gawin ang lahat para sa ating bayan. Kahit alam nilang maaaring buhay nila ang kapalit sa kanilang pinaglalaban. Ganyan katindi ang pagmamahal sa bayan ng mga miyembro ng katipunan. Astig, di ba? Yan ang tunay na lalaki, may paninindigan. Pero lahat nga ba sa kanila ay purong lalaki? Alam nyo ba na may mga pagkakataon na nagbihis babae ang ilan sa mga katipunero? Ang sigaw sa Balintawak na naganap noong Agosto taong 1896 ay isa sa mga pangyayari na kinailangan ng ilan sa mga katipunero na magbihis babae upang makalusot sa mga gwardiya sibil na nagbabantay sa buong Maynila upang makarating sa pulong na pinatawag ng Supremo. O teka, hindi porket nagbihis babae, bakla na ha? Agosto ng taong 1896, nabunyag ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan, mga anak ng bayan. Matapos ang apat na taon na pananatili nitong lihim sa mga Espanyol. At ang traidor na nagbunyag sa katipunan ay walang iba kundi si Teodoro Patiño, ang baklang katipunero. Sa isang imprintahan, nag-away ang dalawang katipunero na si Teodoro at Apolonio. Matapos ng away nila ni Apolonio, ay isiniwalat ni Teodoro sa kanyang kapatid na nakatira sa Ampunan sa Mandaluyong na isang madre na kasapi siya ng katipunan. Hindi makapaniwala ang kapatid ni Teodoro sa mga ibinunyag nito at nag-iiyak ang kanyang kapatid. Isang madre ang napagsabihan ng ate ni Teodoro tungkol sa mga nalaman nito sa katipunan. Agad namang kinausap ng madreng yon ang traidor na si Teodoro at hinikayat na ikumpisal kay Padre Mariano Hill ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa kapatiran. At sa pangyayaring yon ay nabunyag sa pamahalaan ng Kastila ang tungkol sa lihim na samahan ng mga katipunero. Kung ako ang tatanungin, ay marahil maraming bakla sa katipunan. Hindi lang nila ito maamin dahil isa itong kahihiyan noong mga panahon na yon. Pero bakla man o hindi, ang mahalaga, iisa ang kanilang pinaglalaban. Yun ay ang ating kalayaan. Kaya mabuhay ang katipunan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, mag-subscribe na at i-click na din ang bell para manotify ka sa susunod kong kwento. Salamat sa pakikinig.